Guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. For vlog for today, pag-usapan natin paano yung maintenance at paano alagaan yung mga chicken natin. So, mga previous vlog natin sa ating brooding area. So, meron tayong brooding area 1, brooding area 2, brooding area 3 na po ito. Nasa lupa na po sila. So, brooding area 1, yung day old sila hanggang 3 weeks nandun sila sa brooding area. Kaya kung bago ka sa akin channel, makikita mo yung brooding area namin ay sa gabi magdamag yon na halos buo na cage namin sa brooding area 1 ay nakapalibot po ng sako at may ilaw sa loob. Tapos ang brooding area 2 natin, nakita nyo naman po sa cage pa rin, ito yung brooding area 2 natin kung saan nanggaling mga yan. Yan. Bago ilalagay po dito. So ang maintenance po ng pagbinababa na sa lupa, ang pinaka-importante po na tingnan po natin ito, yung tubig. Yan, kung hindi na malinis man na to, kailangan natin linisan. So mga to ay re-refill ko na. Yan, number one, malinis dapat yung tubig nila para maiwasan natin yung sipon. Yan. Pangalawa, tignan din natin kung merong magkasakit sa kanila. So every morning tinitignan namin kung may sipon, inaalis namin agad para hindi sila magkawan. So yun lang naman yung maintenance namin dito. Yung tubig talaga yung pinaka-importante, dapat laging malinis. At pangalawa po ay kung may sakit, isiparit natin agad para hindi magkaawa-awa. Yan, magkawan. Kung meron kayong mas maluwang na lupa, ang pinakamaganda nito, alisin natin yung mga maliliit. Kaya lang, nagkulang na kami ng brooding area kasi itong brooding area namin dito sa kabila, nagamit din namin ito. I-release pa lang kasi mga nato, medyo mas malaki. Mas okay sana na by size sila kung maluwang talaga yung lupa para makahabol sila, makahabol na paglaki. So ito mga to ay release for incoming March, sa katapusan i-release namin to. So yun, number one, yung tubig, yung area, tapos tingnan natin kung may sakit, isiparate agad. At pangatlo, yung sizing, dapat yung size ay makuha din natin at dapat isiparate natin yung maliliit para makahabol yung paglaki nila. So mga to ay mga crossbreed at yung iba dito may malaki yung bloodline ng native na din. So yun, pinapadami namin kasi yung bloodline ng native, ang kagandahan po nun ay malakas sila sa anong panahon. So yun lang yung maintenance po ng aming farm sa mga sisiw na 2 months old patas. Ito, releasing for last week of March, release na po namin yan. So hanggang dito na lang mga kapatid na may natutunan natin. Una, yung tubig. Pangalawa ay yung may sakit ay isaparate na. At pangatlo po, dapat ay isiparate or kung may sakit, alisin na agad dito sa mga sisiw natin, mga alaga nating manok, para iwas po na magkaawahan at lumala yung sakit. So yun lang, God bless, at sana kung may tutunan kang sa ating video ngayon, nawa po ay don't forget to share, subscribe, like my channel, comment below sa mga gusto nyong topic about po sa pag-alaga ng manok. God bless and see you next vlog.